hangga't man ay naiiba sa lupa ng mahiwaga. Ang nais ko sana'y minsan pa makita siya at magkasama. Jaime? Wada, ikaw nga. Sino'y kasama mo? Sa si Reyna Lucia, ang dating Reyna ng Sirenea. Ang nanay ni... Cora! Kilala mo ang anak ko. Kilala mo si Jezebel. Anak niyo! Si Jezebel! Hi, Fredo! Debbie, tamang-tama nandito ka. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano? Naayaw mo na magpakasal sa akin? Dahil sa babaeng yan? Sige, i-announce natin sa lahat ng tao. Sige, sandali. Betty! Betty, nasasaktan ako, Betty! Betty! Sabay kayo! May ikaw ba yan? Oo nga! Anak mo ang hampas lupang yan. Oo, anak ko sa'yo. Sinabi? Anak mo si Paolo. Anak mong gusto mong patayin. Ito po ang anak mo. Isabel, ang dati mong inaapi. Si Jezebel. Si Jezebel. Siya si Jezebel. Ladies and gentlemen, can I have your attention? Please, meron akong announcement. Pwede pa nang awa mo. Pagmasdan nyo ng mabuti si Jezebel. Dahil oras na para malaman ninyong lahat ang tunay niyang anyo. Loko mo ba ako? Totoong narinig mo. Anak mo si Paolo. Sinungaling ka? Hindi ako sinungaling. At pwede ba, Juan? Huwag mong itanggi na may nangyari sa atin noon. At dahil doon nabuo si Paolo. Tumahimik ka! Ay! Lucia. Kailan mo siya? Oo. Si Isabel, tumira siya sa amin. Sa bahay. Pinagsilbihan niya ako. Naging katulong ko siya. Diyos ko. Nagalit ako sa kanya dahil sinira niya ang kwintas ko. Naging masama ako sa kanya. Ah! Pinagtrato ko siya, inabi ko siya, Diyos ko. Isabel at si Jezebel ay iisa. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Jezebel. Dahil malinaw na ang lahat. Kitang-kita namin na impakta ka. Tingnan mo siya, Fredo. Yan ba yung babaeng mahal mo? Isang malansang isda? Correct. Tama ka naman doon, Reyna Lucia. Alam mo ba, si Jezebel, dating si Reyna, pinagpalit niya ang kanyang mga paa para sa isang lalaking tagalupa. Siyempre, dahil sa pag-ibig na naman, ba yan? Guard! Nalikunan niyo na siya! Jezebel.
pare-pareho tayo. Pinagpalit natin ang ating mga buntot sa mga pinakamamahal natin na hindi naman natin kauri. Mga tao. Kung ikaw, Reyna Lucia, pinagpalit mo ang iyong alaala para sa pag-ibig, siyempre si Jezebel naman, pinagpalit niya ang kanyang kagandahan para sa tinatawag na pag-ibig. Kaya pala may pregnant siya sa kanyang pagpapa. Kawawa naman ang anak ko. Natakot mo ba ako? Ha? Gusto mo na akong kwartahan eh. Kaya kung ano-ano, kasinungalingan niya kinikwento mo. Huwag din yung sasaktan ng daring ko! Fredo, that's Jezebel. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano nangyari. Ano si Verbula? Hindi ba yan yun niya? Naging si Cassandra, sabay nga si Jezebel Serena. Tara na. Lalayo na kita dito. Makakaya to. Tara na. Ilayun nyo na yung dalawang yan. Siguraduhin lang nyo na hindi ko na makikita yan dito. Kahit anino nila! Sige, layun nyo na yan! Bitawan nyo kami! Sige na, sige na! Bitawan nyo kami! Galit na galit sa akin si Jezebel. Senyora Ava, inupo mo na kayo. Salamat, Buboy. At Buboy, pasensya ka na ha, sa mga ginawa ko sa inyo at... Okay lang po yun. Nakaralan yung mapagitan yun. Wata, ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ko alam kung paano ako haharap kay Jezebel. Hindi kasi naging maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Eh, hindi mo naman alam na anak mo siya. Wada, naging malapit ako kay Jezebel. Nilait ko siya. Inape. Mas masahol pa sa isang alipin ang ginawa kong pagkatos sa sarili kong dugo.
Ngayon pinagsisisihan ko ang lahat ng mga masamang ginawa ko sa kanya. Sana hindi mo makita ang anak ko. Na nakakaawa lang siya kung magkasama kayong dalawa. Suko na mo siya sa akin. Anong mukhang iharap ko sa sarili kong anak? Anong nga gawin ko, Juana? Mabait si Jezebel. Maiintindihan ka nun. Sabihin mo lang pag may masakit sa'yo, ibibigay ko sa'yo yung gamot na nireseta ng doktor. Okay lang ako, Nay. Nay, paano kayo nagkakilala ni Don Juan? Gildo, paliwanag mo nga sa'kin na nangyari. Nagkaroon daw ng freak show sa anniversary ng kumpanya. Totoo ba ang balita? Anak, alam kong marami kang tanong sa ngayon. Pero pwede ba huwag na muna nating pag-usapan? Lalo na, nangyari ito sa'yo ngayon. Ayoko na munang pag-usapan. Sana maintindihan mo ako, anak. Hilto, ano? Magsalita ka! Totoo ba? Hindi naman po masyado... Shut up! Yes, sir, it really happened. Don Juan, lahat kami nagulat ho. Hindi ko lang alam dito kay Fredo dahil siya ang parating kasama ni Jezebel. Wala akong alam. Bakit naman? Bakit naman ang tagal ni Jezebel? Kanina pa siya dapat dumating eh. Eh, pihado man nilate yun kasi kasama ni Fredo. Napakaliit talaga ng mundo, Guada. Si Fredo pa na anak-anakan kong tagalupang inipig ni Jezebel. Si Fredo ang nag-ugnay sa inyo. Siya ang naging daan kung paano makapunta si Jezebel sa'yo. Pero sinayang ko mga panahon na sana nakilala ko ng lubusan si Jezebel na nasa pundal ko pa siya. Huwag kang mag-alala. Marami pang panahon na magsasama kayo. Alam mo na, Kuya. Sinabi na sa akin ni Inay. Magkaiba pala tayo ng ama. Paolo, huwag mo ang tawaging ama ang walang iyang dono na yun. Kuya, bakit ganun? So, dinami-daming tao dito sa mundo. Pinakasusuklaman ko pa ang naging tatay ko. Mildo, don't you pass the blame on Fredo. Una-una, ikaw ang nakadiskubre sa babaeng yan. Pangalawa, ikaw ang nagpilit na gawin natin modelo yan. Ano ba tingin mo sa kumpanya ko, Gildo? Circus? Ginawa mo tayong freak show! Noon pa ako galit sa kanya. Dahil sa ginawa niya kay Sheena May. Tapos ngayon, dumagdag pa ang galit ko dahil sa ginawa niya kay Inay. Sinusumpa ako siya, Kuya. Sinusumpa ako walang kwentang tao na yan. And you, Fredo, don't tell me papatulan mo pa ang halimaw na yun. Ha? Don't you see this is really bad for me and for our company? This time, Fredo, lumayo-layo ka na sa Jezebel na yan. I don't want our company to be associated with that freak! Guada, sabik na sabik na akong makita ang anak ko. Sabik ako, pero may halong takot.
ko alam kung paano ako tatanggapin ni Jezebel. Matatanggap ka ni Jezebel. Uulitin ko, mabait ang anak mo. Doña Guata! Doña Guata! Oh, ano ba nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Nagkaroon ng kaguluhan sa piging na pinuntahan namin ni Jezebel. Si Jezebel, nasa si Jezebel? Sino kayo? Bakit kayo nandito? Siya si Lucia, ang tunay na ina ni Jezebel. Kayo si Reina Lucia? Ipagpatawad ninyong kabastusan ko. Magandang alon, mahal na Reina. Nasaan si Jezebel? Di nangyari bang kasama sa anak ko? Binisto siya ni Petty. Bigla niyang hinatak yung kwintas ni Jezebel. Sa harapan ng mga tao, naging si Reina siya. Binastos siya. Pinagtawanan. Pinalanghiya pagkatapos nilagay sa lambat. Sinubukan ko silang pigilan pero wala na akong nagawa. Hindi ko alam kung saan siya dinala ni Betty. Nasaan si Jezebel? So I guess you've heard about my big expose. Bakit, tita? Gusto mo bang makakita ng impakta? Napakawalang niya mo! Ikaw ang impakta! Relax! Why are you so emotional? Akala ko ba pareho nating hit na hit yung Jezebel na yun? Hindi na ngayon. Mahalagang maibalik mo sa akin si Jezebel. Kaya sabihin mo sa akin kung nasaan siya! Ayoko nga. Makawalang niya mo, Bert. Ilabas mo si Jezebel. Gagamitin ko ang lahat ng pera ko and all my resources to find you and Jezebel. Kung ganun, edi mag-uubusan tayo ng pera. Dahil hindi ko ibibigay si Jezebel kahit kanino. Nasa akin na siya. Kaya pag-aari ko na siya. Entiendes? Napakasama mo! Alaman to ni Fredo. Don't you dare sumbong ni to Fredo. Or sa mga pulis. Dahil kapag ginawa mo yun, mas mabilis ko lang mapapatay si Jezebel. Bye, tita. Betty! Betty! Alam naman siguro kung bakit kami nagpatawag ng emergency meeting. Oo. Dahil kay Jezebel. Dahil sa isang sirena. Believe me, wala rin kaming alam. We don't pass judgment, Mr. Villarama. Hindi naman kinakailangan katakutan ng sirena eh, dahil sa iba sila. Pero sa ngayon, ipapahinto ko muna ang campaign ng Sunseal. Kakausapin namin ang boss namin at kung anong maging desisyon niya, ipapaalam namin sa'yo. Nagising na rin ang halimaw. Betty, parang awa mo, napakawala mo na ako dito. Nangihina na ako. Kailangan ko na sa tubig. Oo nga, no? Makalimutan ko, ang isda kapag nilalayo sa tubig, nagiging dilasa. Ano mo kailangan mo sa akin? Gusto kong pagbayaran mo ang lahat ng atraso mo sa akin. Una, muntik-muntikan mo na akong patayin nung hinulog mo ko sa bangin! At nung nakomatos ako, siningita mo naman ako kay Fredo. At nung pagkagising ko,
kayo? Anong klase yun, ha? Maghiya kang mang-aagaw ka. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ng kinuha mo sa akin. Yung maganda kong buhay, yung kaligayahan ko, at lalong-lalo na si Fredo. Hindi kita gustong patayin. Aksidente lang lahat ng nangyari. At ang gusto kong kabayaran ay ang buhay mo. Wait, what? Ano lang dapat nating gawin? Kailangan kumilis tayo. Kailangan matuntun natin kung nasan si Jezebel. Wada, tinakot ako ni Betty. Sinabi niya sa akin na papatayin niya si Jezebel kapag nagsumbong ako kay Fredo at saka sa mga polis. Mahal na, Reyna. Baka pwede tayong tumawag ng mga kawal. Huwag! Mapapahamak si Jezebel sa gagawin mong yan. Pero may dapat tayong gawin. Betty, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakawalan mo na ako dito. Huwag mo papatayin. Sige! Magmakaawa ka, Jezebel. Gusto kong magmakaawa ka sa akin para sa buhay mo. Isasama ko ang driver. Iikot-ikot kami. Baka may pwede pa kaming gawin. Sasama ako sa'yo. Don't do that. There's not much you can do. Ang sitwasyon ni Jezebel ngayon, delikado. Yung pag-rescue natin sa kanya, makakabuti kaya yun o makakasama? We don't know. May punto si Kuwata. Si Betty makapagsabi kung ano dapat mo susunod na action. Ano? Gusto mo ba mag-uwi o hindi? Magmakaawa ka sa akin ngayon din! Betty, parang awa mo na. Huwag mo kong patayin. Pakawalan mo na ako dito. Parang awa mo na, Betty, nagmamakaawa ako sa'yo. Sige pa. Hindi pa ako convinced. Stay home. I'll keep you posted. I'll call, okay? Sige. Magmakaawa ka pa, Jezebel! Betty, parang awa mo na. Parang ayaw mo yata mabuhay. Sige. Too late. Nakapag-desisyon na ako. You fell for that? Tanga-tanga mo talaga, Jezebel. Wala kaya tong bala. Dito ka natulog? Oo. Eh, kung umuwi ako, sigurado mabubulyawan na naman ako ni Daddy. Sa bagay. Pare-pareho lang naman kami nagulat sa nangyari kay Jezebel. Hindi mo ko papatayin? Bakit naman kita papatay? Eh, enjoy na enjoy pa ako sa pagtutorture sa'yo. Tsaka, may naisip akong mas masahol na parusa para sa'yo. Anong gagawin mo ngayon kay Jezebel? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin nagsisink in sa'kin kung ano yung nakita ko eh. Hindi ko ma-imagine yung mukha ni Juan Isabel, si Reyna kay Jezebel, sa Jezebel na minahal ko noon. Ang labo. Eh, paano naman kasi magkaibang magkaiba? Paano mo naman kaya ro-romance sa inyo? Yung isa tao, yung isa si Reyna? Hindi ko alam. Parang biglang hindi ko na siya kilala. Si Reyna ba talaga siya? O...
na lamang itong gimmick ng Juan Fredo Enterprises for publicity. Kasama ko po ngayon ang isang modelo, socialite, na si Miss Betty Salcedo upang magbigay ng konting mensahe para sa mga manonood. Thank you. I would like to invite everyone, lahat ng mga reporters, and other media people for a very special press conference, for an unveiling. At invited din ang lahat ng taong gustong makakita ng kakaibang nilalang in the flesh. So lahat ng gusto makakita nito, pumunta na po kayo sa Salcedo Technopark. Magkita-kita tayo doon. May spekulasyon na ang serenang si Diazabel ang ipapakita ni Miss Salcedo sa madla. Kaya naman, kaabang-abang itong unveiling na gagawin ni Salcedo. Tinagwada! Irebus! Tapapura! Tapapura! Irebus! Tinagwada! Oh! Ano? Anong balita? Si Diazabel po! Andi po sa TV! TV? Ano? Ano balita sa TV? Anong balita? Bilugan lahat ni Betty ang tungkol kay Jezebel. At mukhang may binabalak siyang masama kay Jezebel. Masama talaga yun. Sapagkat masamang babae ang si Betty. Betty! Ladies and gentlemen, handa na ba kayo makita ang ating freak show? Handa na ba kayo masaktan ang sirenang impakto na si Jezebel? Okay, one, two, three, ready! Jezebel. Para iligtas ko eh. Makakagawa ko ng paraan. Don't give up. Baka nagtatagsahan ang mga tao dito. Siyempre naman. Kung asan ang kababalaghan? Nandiyan ang mga tao. Bakit, Fred? Bakit hindi mo sabihin sa kanila na hindi totoo ang sinasabi ko? Na wala kang kinalaman kay Jezebel. Na hindi mo ibababa ang sarili mo para sa isang impakta. Go! Sabihin mo!